Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Nakaalata si Martina sa formula ng sabon na binigay sa kanya ni Vanessa dahil parehas ito ng sangkap na sabon ni Magda. Siya mismo ay nahirapan para tuklasin ang mga sangkap na ginamit ni Magda. Kaya sila Vanessa ay kabado na magkaproblema kay Martina. Masaya si Vanessa dahil nakamit nila ang magpabangon sa kanilang kumpanya, pero si Lucas hindi pa minamadali ang pagpalabas ng sabon dahil baka mahalata lang ng mga loyal customer ni Magda at makarating ito kay Magda. Balak ni Lucas sa abroad o nang ilalabas ang sabon. Napaisip si Vanessa kung sino ang pwedeng mag-manage at suggestion niya si Adrian. Pero ayaw ni Lucas dahil hindi pa ready si Adrian. Pangalawa naman sinabi ni Vanessa na si Miguel dahil nanirahan ito sa US, pero hindi rin kumbinsido si Lucas dahil kumano kulang daw ang na-approve ni Miguel. Hindi naman inasahan ni Magda ang pagbisita ni Miguel sa kanya dahil wala ito sa kanyang listahan. Sinabi naman agad ni Miguel ang kanyang pakay tungkol sa kanyang anak na siya ang magpapalaki kapag panganak ni Magda. Galit si Magda sa mga sinabi ni Miguel at ayon sa kanya, hinding-hindi niya mahawakan ang kanilang anak. Sinabihan ni Miguel si Magda na malaki ang kanyang isakripisyo dahil kalabanin ni Miguel ang napagkuhanan niya ng utang na loob. Bumalik si Magda sa loob ng selda at nakatulala. Lumapit naman ang isang preso at napaglabasan ni Magda ng kanyang sama ng loob at dahilan ng kanyang pagkakakulong. Naitanong pa ni Magda ang pagkatao ni Dr. Ramona, pero walang naisagot ang isang preso dahil hindi na madam nagkukwento ang doktor. Nagtaka naman si Vanessa kay Miguel dahil sa bahay pa nila hinatid ang kailangan na papeles ni Lucas at hindi sa opisina. Kaya pinisyon ni Vanessa si Miguel kung saan galing dahil tinawagan niya si Rachel at hindi sila magkasama. Pakiramdam ni Vanessa, hindi pa tapos si Miguel kay Magda. Inamin naman ni Miguel na pinuntahan niya si Magda dahil sa pagbubuntis nito. Napagsabihan ni Vanessa na tantana na si Magda at baka tuluyan pa si Miguel ipagtabuyan ni Lucas at binigyan ito ng posisyon sa kampanya. Sinagot naman ni Miguel si Vanessa na alam niya umano na kailangan pa niya i-prove ang kanyang sarili kay Lucas at kailangan niyang mag-ingat. Pinapaingat naman ni Vanessa si Miguel na hindi malaman ni Rachel at Commissioner ang kanilang sekreto para maiwasan ang gulo sa pagitan nila. Sa pag-uusap naman nila ni Magda at ang isang preso, na kwento nito na murder ang dahilan ng pagkakakulong ni Ramona at masekreto ito sa sarili. Tinanong din ni Magda na totoo bang doktora si Ramona. Galit si Lucas nang tanungin si Vanessa na totoo bang dinalaw si Miguel si Magda. At ayon pa sa kanya, ginagawa nila ang lahat para maalis si Magda sa kanilang buhay at ngayon pilit pang ibinabalik ni Miguel. Pinapatawag din ni Lucas si Miguel at pinagsabihan kung anong merong cells si Miguel para balikan si Magda. Sumagot naman si Miguel na para sa kanyang anak ang kanyang ginagawa. Iniinis naman ni Adrian si Miguel na hindi nag-iisip at naloko ni Magda. Pero si Miguel tahimik lang na tinalikuran si Adrian. Si Jordan naman, tinuloy ang pag-research sa pagkatao ni Ramona at saad pa nito na totoong doktor si Ramona at naging cosmetic surgeon at nagtatrabaho sa Royal Wellness. Napatay ang ama ni Lucas at itinanggi ito ni Ramona na hindi siya ang pumatay, pero nahatulan pa rin ito ng guilty. Kinausap ni Vanessa si Miguel at pilit pinapalayo kay Magda, pero ayaw ni Miguel sa ayaw at sa gusto nila dahil magkakaanak na siya at magiging parte si Magda nito. Bilang naman ni Magda ang mga araw na pananatili niya sa kulungan at babalik na sila ni Jordan sa pagkakakulitan. Samantala, hindi naman nakalimutan ni Miguel na ang mga narsiso ang nagpakain at bumuhay sa kanya. Ginawa din niya lahat para makuha ang formula ng sabon dahil ito daw ang makapagsalba ng kampanya ng mga narsiso. Sinabi din ni Vanessa na pamilya sila at hindi na magbibilangan ang utang na loob dahil isa rin siya galing sa isang sirang pamilya. At sila lang ang pamilya ni Miguel at dapat lang sila pakinggan ni Miguel.
pinagtanggol naman ni Ramona si Magda dahil napagdiskitahan ni Mayora ang pagkain na daladala nito. Tinirecha naman ni Magda si Ramona na ang mga Narciso ba ang dahilan ng kanyang pagkakakulong at diniin sa pagkamatay ni Luis Narciso. Ikinagalit naman ni Ramona ang mga tanong ni Magda at pinagdudahan na pinadala si Magda ng mga Narciso. Sabay po natin subaybayan ang La Vida, Lena.